Well, itong pagtitipon namin dito ay bilang ang tawag namin dito ay silent protest, no? Bilang simbolo ng pagpoprotesta, yung ginawa na lang pagpapakulong, ano? Kaya Kaeri at saka kay Lorraine Badoy, ano? Hindi kami kalaban ng gobyerno, no? Para liwanagin namin, ano? Hindi kami anti-government. Hindi kami anti-Congress, no? At lalong-lalong, hindi rin naman kami anti-Speaker Romualdez, no? Ang itinuturing lang namin na kalaban dyan, at talagang kalaban, ay yung tinatawag naming kamatayang black, yung tatlo. Itong sa Kabataan Party List, si Raul Manuel, ano? Tapos siyang sa Gabriela, si Brosas, ano? At saka itong pinakasikat sa kanila, si Franz Castro, no? Ng Alliance of Communist Teachers, ano? Magandang gabi, Pilipinas. Ito po si Nep Castillo ng Bravo News at Radio Bravo Online. At makakasama natin ngayong gabi ang last man standing, ika nga, ng Congress hearing, no, sa lower house, kaugnay dito sa investigasyon in aid of legislation ng Kongreso, kaugnay dito sa SMNI. At makakasama natin ngayon ang abogado mismo ng SMNI, si Attorney Mark Tolentino. Attorney, magandang gabi po sa inyo, sir. Ay, magandang hapon. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga followers ni Nap Castillo. Ito yung kaibigan niyo, si Attorney Mark. Ayun, Nap Castillo po. Attorney Mark. Nap Castillo, yes. Yeah, oo. Napansin natin na kayo lang ang natira, ika nga doon, dahil si Attorney Rolex Suplico, itong kababayan ko, medyo nagpahinga muna ng konti. Ang ginawa ninyong reasoning doon ay legally speaking, ika nga, nakatayo kayo doon, no? Naiwan kayo doon, eh. Ibig sabihin, dahil hindi kayo nila kinontent, mahusay ang inyong pangatwiran, legally speaking. Ngayon, Attorney Mark, itatanong namin sa inyo, muna, itong kliyente ninyo na si Eric Celis at si Dr. Badoy, kumusta na po sila ngayon? So far, lumalaban mo rin, lalong tumatapang. Nag-undergo sila ngayon ng tinatawag na hunger strike as a protest sa illegal detention na ginagawa sa kanila in violation sa kanilang karapatan bilang isang Pilipino na nakasaad po. Guaranteed po yan sa ating saligang batas. Okay. So may balita tayo na kayo ay magsasampa ng kaso sa Korte Suprema kaugnay sa nangyaring ito. Mukhang first time ito, attorney. Yes. Ang gagawin po natin, of course, tumulo sa atin dyan kasi hindi naman tayo lang abogado. Ako yung abogado sa SMNI, yes. Sa doon sa Congress, but may assigned lawyer naman sa Supreme Court. Walang iba kung hindi si Secretary Harry Roque, siya na ka-assign doon sa Supreme Court na mag-file ng petition for habeas corpus in relation to certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part sa mga member ng Committee on Franchise. Ang role ko naman, assistant lawyer tayo ni Secretary Harry Roque, but saan po sa Congress, tayo po nakasign doon, yes. In partnership with former Congressman Rolex Suplico. Attorney, mukhang first time ito na ko-questionin ang kapangyarihan ng Congress sa kanilang ginagawang pagsasite ng contempt. Actually, hindi yan first time kasi marami ng Supreme Court decision, ang pinaka-latest, yung Lincoln Ong Farmally versus Senate. Nakalagay doon sa decision ng Supreme Court na yung Congress, na Senado, may power to cite contempt sa mga bisita basta may in compliance with due process. Hindi pwede na kung ayaw mo sasagot ng isang tao, pwede mo na i-cite ng contempt. Kailangan pa rin pakinggan ng isang tao na yan, bakit hindi siya i-cite ng contempt, bigyan ng pagkakataon na mag-explain in a separate proceeding. Which in this case, hindi ginagawa ng mga congressman. Unfortunately kasi, yung mga congressman ng Franchise Committee, walang alam sa batas. Kung may alaman, hindi nila iniintindi ang batas. So, yun ang problema. That's why, pupunta po tayo sa Korte Suprema in case hindi tayo pagbibigyan ng pagkakataon. By Monday, yun ang gagawin po ni Secretary Roque while I will be in the Congress na mag-represent sa SMNI and yung two anchors, but I will ask for reconsideration. Yun ang gagawin ko,
I will ask for reconsideration on the ground of for humanitarian reason and on the for the spirit of Christmas. Sana pagbigyan nila, ilabas na nila yung dalawa. Yes, we will undertake to coordinate, to cooperate with the investigation. But of course, subject to the limitation na hindi dapat i-suspend ang constitutional right ng mga kliyente ko and yung tinatawag na legal rights nila na nakasama sa SOTO law. Okay, yun ang sunod na pag-usapan natin. Pero ulitin lang natin, Attorney, ano yung magiging bagong argumento ninyo sa Korte Suprema? Ang argumento natin, number one, violation na yung tinatawag na walang basihan na i-arestuhin, i-detain yung mga kliyente ko. Walang basihan yan. Yung background na may tinatawag ng SOTO law na hindi pwedeng pilitin ang mga media personality na ibigay, ilabas kung sino ang kanilang tinatawag na sources. Ayun, ang exception lang dyan, kung may court order in the Senate, in the Congress, or in the committee, as long as there is pag-involve na national security. In this case, walang national security involved. Gusto nang pinag-usapan doon, fake news, red tagging, the allegation of the 1.8 billion travel fund of the Speaker of the House. So, ano ba yung tinatawag na walang relevance sa national security? Therefore, we follow the general rule, and the general rule is bawal ipalabas ang sources ng mga media personality. Ayun, ito yung ito yung panangga natin laban doon sa magpipilit sa atin na ilabas yung source. At syempre, kahanga-hanga naman ang ginawa ni Ka-Eric Celis dahil nanindigan talaga siya na hindi divulge yung source niya kasi mawawala na tayo dito ng source kung sa ganung simpleng bagay lang isisiwalat na natin. Pero kung naalala niyo, Attorney, naalala ko si yung kaibigan natin ni si Arlene de la Cruz nung kapanahon ng mga Abu Sayyaf, pinilit siya na i-divulge kung saan yung location na in-interview niya si Jan Jalani, pero talagang hindi niya binigay, kung naalala niyo rin yun. Oh yes, oh ganun yan. So, may tinatawag kasi tayo SOTO law. That's, yes. Kailangan respetuhin yan ng ating mga congressman kasi sila mismo ang bawa ng batas. Yes. Dapat hindi, lawmaker should not be lawbreaker. Anong ang ginagawa nila? Gusto nilang pilitin ng isang media personality like Caselis, so ibig sabihin, gusto nilang i-break yung batas na sila mismo ang gumawa. Ayun, so yung ginagawa nila, so gusto nila na lawmaker sila, dapat hindi sila lawbreaker. So yung pagpilit sa pagpilit ni Caselis, ibig sabihin ni Ka-Eric, lawbreaker yung ginagawa nila. So that's why kailangan nilang intindihin, pag-isipan, yung mga ginagawa nila na labag sa ating batas and labag sa ating saligang batas. And so, that's why I tried to lecture them sa batas. But ang ginagawa ng mga congressman, sabi ng isang congressman doon na, don't lecture us something that we already know. Anong we already know? Ayabang kasi. Anong we already know na mismo sila, hindi nila alam ano yung tinatawag sole proprietor sa one-person corporation sa Corporation Soul. So, may isang congressman dyan, nagmamagaling. Kasamahan ko pa naman sa isang programa. Okay. One person corporation is different from Corporation Soul. That's why hindi nila naintindihan. Ang problema, hindi tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Ang ginagawa nila, just answer yes or no. Yes. Ano ba yan? Paano natin may explain? Di ba ang pag-elitis doon yung tinatawag na investigation, pakinggan ang sagot. Hindi dapat pakinggan lang nila ang sagot na gusto nilang pakinggan. Marinig. Hindi yung sagot na gusto nilang marinig. Kung hindi layo ang sagot, contempt of court na, and that is really violation sa right to due process and equal protection clause ng ating saligang batas. Ayun. Alright. So, marami pa tayong pag-uusapan, Attorney. Abangan namin ang gagawin pa nilang sa susunod na mga hearing ninyo at sana available kayo para sa karagdagang pang impormasyon na nais marinig ng ating mga manonood. Yes, thank you, Dev Castillo, and sa lahat po ng mga followers sa ating kaibigan. Alright, yun po si Attorney Mark Tolentino, ang abogado ng SMNI at tulad nung pinag-usapan namin, no, itong napakahalagang batas para sa aming mga mamamayag, itong SOTO law, no? Dahil SOTO law, dahil ang pangunahing may-at-da dito ay si
former Senate President Tito Soto ng Itbulaga. Nako, yung Itbulaga ay mukhang maganda nangyari doon. Okay. sa susunod, pag-usapan din natin yun. Alright. So yan po ang ating live interview kay Attorney Mark Tolentino, ang abogado ng SM&I na nahaharap ngayon sa pagbusisi ng Kongreso yung kanilang prangkisa, no? At susubaybayan natin kung ano ang susunod pa na mga mangyayari sa kabanatang ito. Ito po si Rep Castillo nagulat para sa Bravo News.